Hello, Philippines! Sid Chow World! Happy weekend! Ibig sabihin, it's Rated Corina time again. And guess what? Ito ang unang-unang out-of-the-country episode natin ngayon. And guess where we are? Nandito po tayo ngayon sa tinaguriang Land of the Ascending Dragon at ang lugar na pwedeng maging milyonaryo ang bawat Pilipino. Guess where? Ito ang napakaganda, punong-puno ng kultura, napaka-eksotiko at napakasarap ng pagkain na Vietnam! Hatid namin sa inyo ang mga kwentong tumatatak at hashtag pang-Rated Corina yan tulad na lang ng mga magagandang kwento ng mga successful Pinoys na napakarami dito. Bibisitahin din natin lahat ng mga must-see dito sa Ho Chi Minh City at papasyal tayo sa mga paraisong ipinagmamalaki ng Vietnam. Samahan nyo kami dito pa rin sa mas pinalawak at mas pinalaki nating samahan, mapa TV o online man yan. Kasama pa rin ang mga kababayan natin Pinoy abroad sa ating I1TFC Worldwide. Kaya mga kapatid, kapamilya at kaibigan, ako si Corina at ito ang special episode ng Rated Corina, Tara Nga sa Vietnam. Handa na ba kayo? Best coffee in the world ba ang hanap nyo? Di kaya'y kakaibang masarap na pagkain. Well, dito matatagpuan lahat yan sa Ho Chi Minh City dito sa Vietnam. Pero hindi lang masarap na kape at pagkain ang aabutan nyo rito, kung hindi ang kanilang makulay at ang kanilang kakaibang mayamang kasaysayan. Idagdag pa ninyo ang mga gimikan at happy hour ng mga kabataan. Well, hindi ko na kayo pahintayin. Tara na, Ho Chi Minh City, here we come! Makukulay na mga kalye, masasarap na mga pagkain at putahe. Mayaman sa kultura at kasaysayan, sagana sa turismo at likas yaman. Sa angkin nitong ganda, maituturing itong Europa sa Asia. Ang Ho Chi Minh ang pinakamalaki at populadong lungsod sa Vietnam. Sa ngayon, mayroon itong 9.3 milyong mga tao. Preserbado ang kultura dito. Bakas ang makulay na kasaysayan ng lugar sa bawat istruktura. Trip to Vietnam has been fabulous. Ho Chi Minh is wonderful in so many respects because of the warmth of the people and all the things that you can see and do. What I was really impressed about was the quality of life. It seemed like there was very little poverty. It was a very vibrant city. Ho Chi Minh is very magical. Hindi ko akalain na ganito ka vibrant yung city. And it's really, really rich in history. I was surprised kasi lahat ng tao is very warm. Saka ang daming Filipino, and they're very, very successful. Unang tinawag na Saigon ang Ho Chi Minh City. Ang Saigon ay matatagpuan sa bahaging timog ng Vietnam, kung saan maimpluwensya noon ang Amerika at Australia. Sa pangunguna ni Ho Chi Minh na siyang naging daan para maging ganap na bansa ang Vietnam. After the American left Vietnam in 1975, we changed the name from Saigon to Ho Chi Minh City from memory of the greatest leader of Vietnamese people, Ho Chi Minh. Sa likod ng kulay at saya ng Ho Chi Minh City ay ang kanilang nakaraan na kailanman ay hindi nila matatakasan. Ang pangalawang digmaang pandaigdig ay naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit 2 milyong mga Vietnamese soldiers at civilians at mahigit 400,000 mga Amerikano. Ito ay paalala na walang puwang sa modernong panahon ang digmaan. Sumasalamin ang museo ng katotohanang naranasan sa pait at mga krimen na naganap sa Vietnam noong World War II. Sa gisag ito ng pakikipaglaban ng syudad sa mga Amerikano. Pagpasok naman, makikita ang tinatawag nilang Tiger Cages. Dito ikinulong ang mga preso noon. Original itong tinawag bilang exhibition house
for U.S. and Puppet Crimes at binago ang pangalan bilang War Remnants Museum noong 1995. Ang museo ding ito ay nagpapakita ng epekto ng Agent Orange at iba pang mga aspeto ng digmaan. Ang lugar na ito ay mahalaga para sa pag-aaral ng kanilang kasaysayan at ito rin ay isang simbolo ng patriotismo ng mga Vietnamese. Nandito rin ang orihinal na litrato ng My Lai Massacre, nakuha ng isang Vietnam War photojournalist na si Bunyo Ishikawa. Kita sa litrato ang mga bata at babae na namatay dahil sa gera laban sa Estados Unidos. From an American perspective, though, one of the things to see is the War Remnants Museum. And that's kind of a tough place to go see, but it's very important. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Ngayon, makikita pa rin sa mga ilang lugar at ugali ng mga tao dito ang iniwang tradisyon ng mga Pranses. Taon-taon, umaabot sa 27 million domestic visitors ang dumadayo sa Ho Chi Minh City. 3.5 million dito ay mga banyagang turista. Sinong mag-aakala na sa isang Asia na bansa gaya nito, makikita ang mga atraksyong may temang French architecture? Andyan ang Saigon Cathedral na itinayo ng mga Pranses noong 1880 to 1883. Ang Central Post Office na unang komunikasyon ng mga sinaunang Vietnamese. Alam nyo rin ba na ang ilan sa mga nakatatandang Vietnamese ay bihasa pa rin sa pagsasalita ng Pranses? Pati ang mga turistang Pinoy na bibighani sa ganda ng Ho Chi Minh. Napansin ko na meron silang mataas na respeto sa mga Filipino teachers. Saka hinahire nila yung mga Filipino teachers not just in public schools but also international schools. Ang food dito affordable at the same time masarap. Napakaraming coffee shops. So kahit anong brand pa yan or company, napakaraming coffee shops dito. So if you're someone who loves coffee like me, you're gonna love this place a lot. Isa ang authentic Vietnamese coffee sa dinarayo sa syudad. Sa tapang ng kape nila, tiyak gising ang lahat pag naglibot dito. The best so about Vietnamese coffee, because it's stronger than Italian coffee, I think. It make you wake up in the morning stronger. Ang Vietnam ang pangalawang bansa sa may pinakamalakas mag-export ng kape sa buong mundo dahil sa lawak ng coffee farm nila dito. Patunay ang 9-story building na ito sa coffee fever ng Ho Chi Minh na sinasabing most Instagrammable building, lalo na pagsapit ng dilim. Vietnamese people love the strong coffee. We export coffee beans to many countries. That's why we mix the coffee with sugar, condensed milk and fresh milk. So the coffee tastes very good in Vietnam. Siyempre, isa rin sa patok na puntahan sa Ho Chi Minh, ang bilihan ng mga pasalubong, ang Ben Tan Market. At ito ang dinarayong Ben Tan Market, ang isa sa pinakamatandang palengke o bilihan, parang divisorya nila. Dito sa Saigon, itinatag noong 1960. Paborito itong puntahan ng mga celebrity, mga turista, dahil kumpleto lahat dito, murang-mura ang bentahan at national sport nila dito ang tawaran. 1860 nang itayo ang Ben Tan Market para magsilbing bagsakan ng mga kalakal ng mga Pranses. Hanggang ngayon, ito'y popular sa mga lokal at turista na gustong mamakyaw ng mga pasalubong. Marami ang mabibili mula sa designer bags, relos, damit, sapatos, mga lucky charm at kung ano-ano pa.
bag na tulad nito, maniniwala ba kayo na nasa 5,000 pesos lang ang presyo? O di ba kayo nang humusga kung legit na orig o hindi? Gaya ng Pilipinas, problema din sa traffic ang isa sa kinakaharap ng Ho Chi Minh City. Hindi rin ligtas sa traffic ang Ho Chi Minh City. Kaya naman, imbis ng mga kotse na napakamahalang presyo dito, ang hari ng kalsada ay ang napakaraming motorsiklo o kaya mga bisikletang tulad nito, parang modernong riksyo na ang tawag nila ay siklo. 7 milyong motorsiklo ang nakarehistro sa syudad at nasa 70% ng mga tao dito ay mayroong motor. Madali ang pag-iikot dito sa Ho Chi Minh City. Pwede kang sumakay ng motor, rickshaw o kaya mga bisikleta. Kung trip nyo naman ang layback na galawan at pamamasyal, ang bersyon nila ng kalesa ay ito, ang rickshaw na hindi nawala kahit pa naging moderno ang lugar. Kulang ang Ho Chi Minh experience kung walang food trip. At dito, halos bawat kanto, may kainan. Food is life. Pero dito sa Ho Chi Minh sa Vietnam, vegetable is lifer. Kasi naman lahat halos ang pagkain dito na mga street food ay gulay, puro mga healthy. At dito sa lugar na ito ay pinagmamalaki ng Ho Chi Minh ang the best street food na kukumpetensya kahit sa pinakamahal na mga restaurant. Aber, isa ang kilalang pagkain dito ay ang Ban Trang noon. Ito ang Vietnamese version ng pizza. At sa halagang 50 pesos, mabubusog ka na. Isa sa mga binabalik-balikan dito ay ang masasarap na pagkain katulad ng pa, banh mi at Vietnamese coffee. Umaalagwa na rin ang buhay ng mga OFW dito. Isa na dyan, ang singer na si Sarah. Ang pagkanta na ang naging kabuhayan niya. 17 years old pa lang daw, lumipad na siya sa Vietnam. Ginamit niya ang kanyang talent para kumita ng pera sa Ho Chi Minh. Bilang isang OFW po dito sa Vietnam, nung una hindi po talaga madali. Nangangapa kasi bata pa, hindi pa alam kung anong meron dito. Mag-isa akong lumipad, papunta dito. Tapos sumabak agad ako sa pagkanta. Nakalaban ko si Miss Rachel Ango. Yun yung pinakamalaking nasalihan kong competition. After ng contest na yon, yun, biglang dumating ako itong Vietnam. At maging ang kapatid niya na si Arnold, pinasunod na niya sa Vietnam. 5 years na po ako dito sa Vietnam. Di po ako nakapagtapos ng K-12. Mas pinili ko po yung trabaho kesa sa pag-aaral, kesa tapusin ko po yung pag-aaral. Kasi po sa hirap ng panahon ngayon, kaya choose ko po na pumunta po dito sa Vietnam para magtrabaho. Okay naman po kasi, kasama ko po yung kapatid ko sa pagtatrabaho gabi-gabi. Kaya mabilis ko lang po nabus yung confidence ko dito. Siyempre, nilubos ko na rin ang oras para makipag-bonding sa mga Pinoy. Kumain kami sa isa sa pinakamalaking buffet restaurant sa Ho Chi Minh, ang Dimaris. Bago pa matapos ang aming trip sa Ho Chi Minh, hindi pwedeng mawala ang nightlife. Dito sa Bui Vien Street, buhay na buhay ang gabi at party. Hindi talaga matatawaran ang ganda at sigla ng Ho Chi Minh. Sa likod ng progresibong bansa gaya ng Vietnam, hindi pwedeng mawala ang yaman nito sa kasaysayan, kultura at turismo, mga katangian ng isang bansa na siguradong babalik-balikan nino man. Huwag natin kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan, kilikilikit has the deo roll-on sa loob.
May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll on for day, and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan, pagbalinis sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.